Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another videos. And for today's video guys, pag-uusapan naman natin ang DIY tomato and ice sa ating face. So, but before natin pag-usapan yan guys, is gusto ko lang kayong kumustahin. I hope na lahat tayo ay maging okay. And konting TS pa guys, and mahabang pasensya. And alam ko na magbabalik na ulit sa normal ang ating buong paligid. And always think positive para lang lagi tayong good vibes, lalong-lalo na ngayong napakainit ng panahon. But before guys, natin umpisan ang ating chikahan about this DIY na pangpaganda, pampaglas skin, ay kung bago ka palang nakapanood sa aking channel, please do subscribe to my channel, be part of the family, and kung gusto ninyong ma-notify every time na mag-upload ako ng mga bagong sharing like this, please tap the notification bell para lagi kayong ma-update kung meron akong mga bagong videos just like this. So, ayun na nga guys, alam ko na kaparehas ko o isa rin kayo sa katulad ko na dahil sa tagal na nating stay at home, nandito lang tayo sa bahay, ubos na rin yung ating mga stocks para sa ating mga pampa beauty. So, alam ko na naghahanap kayo ng mga remedies or naghahanap kayo ng mga pamalit doon sa mga wala na talaga dahil lalong-lalo na dito sa amin guys, nasa province kami. So, hirap talagang makapasok yung mga products na talagang mini-maintain or meron tayo para sa ating mga beauty. So, for today's video guys, pag-uusapan natin yung aking isa sa mga favorite talaga or best friend ng aking skin. Itong si tomato or yung kamatis and yung ating eyes. And later guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit itong dalawang ito. Dahil sa tagal na guys na talagang almost close yung mga establishments, yung mga bilihan ng ating mga pampaganda. At kung meron mang bukas guys, pero wala na rin silang stocks ng ating mga favorite na nilalagay sa ating skin. So, yun yung reason kaya naghanap ako ng alternative pamalit doon sa aking mga ginagamit para maging stay pa rin na okay yung aking skin, lalong-lalo na ngayong summer guys, na sobrang tindi talaga ng init. Isa siya sa factor na mabilis makapagpatanda ng ating skin. So, naghanap ako ng remedy of course, and nakita ko lang siya sa kitchen. And alam ko na meron din kayo nito sa inyong bahay. Instead na masira or mabulok siya guys, ginawa ko siyang pamalit dun sa aking mga skincare. Though hindi ko sinasabi guys na effective sa akin, eh magiging effective sa inyo. Dahil, lagi kong sinasabi, magkakaiba tayo ng skin type. So, pero pwede naman ninyong itry. Kung okay yung effect sa skin nyo, why not ito yung gawin natin pamalit para sa ating skincare. So, hindi rin ako dermatologist, so hindi ko ito sinasuggest na gamitin nyo. Ito ay tinry ko lang kasi ayon sa aking research, ito ay the best pagdating sa pagpapaganda or pagpapaglow ng ating skin. Alam naman natin na ang tomatoes ay enriched with vitamins A, C, and marami talaga siyang minerals na makukuha natin dito sa tomatoes, which is best for our skin. And guys, ito nga pala yung iba pang health benefits na makukuha natin kapag kinain natin yung tomatoes. O kapag kinain natin, maganda na siya sa ating health. What more pa kaya kapag tinulungan pa nating ipahid din natin siya sa ating skin. Ito yung health benefits of eating tomatoes. Best for eye care, best for reduced blood pressure, and also best for skin problems and urinary tract infections. Tomatoes consist of large number of antioxidants may help fight types of cancer. So, and also a rich source of vitamins and minerals. So, maraming health benefits talaga ang maibibigay sa atin or maitutulong sa atin ng kamatis. O scientific name is Solanum lycopersicum. Dahil ubus na yung ating mga pampa-beauty, and maganda rin siguro na i-alternate natin guys. Sometimes gumamit tayo nung mga pampa-beauty natin. Alam naman natin na kahit anong pampa-beauty is meron talaga siyang ingredient na hindi natural. So,
hindi talaga maganda sa ating skin. Unlike dito sa ating tomatoes, alam natin na organic siya and natural siya. So, hindi tayo mangangambang ilalagay natin siya sa ating skin. Why not guys, try natin yung ating tomato extracts and ice para sa ating face. Actually guys, before pa, ginagamit ko na talaga siya. And ayun na nga guys, dako na tayo kung paano ko ginagawa itong aking DIY tomato extracts sa aking face. And kung ano yung kanyang effect pagkatapos natin i-apply sa ating face. Ayan, meron tayong nagagandahang tomatoes dito sa aking gilid guys. And alam nyo ba, sa totoo lang, natutuwa akong makita yung mga tomatoes na ganito kaganda yung kulay nila, no? How I wish yung balat natin or yung skin natin is kasing kinis, kasing kintab, tapos ganyan din yung color. Siguro ang gandang tingnan. Kaya ang dami kong napapanood na mga makeup talagang inspired by tomatoes. And nga pala guys, maganda itong gawin, itong tomato extract na ilagay natin sa face natin before tayong matulog. So, una natin gawin is siguraduhin natin to cleanse our face or our skin before natin gawin itong procedure na ito. So, as you can see guys, malinis na ang aking face dahil ako ay naglagay lang ng kilay and ng aking lip tint. So, dahil kilay is life. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagamit ang tomatoes para sa aking skin para ma-achieve ang glass skin na ninanais ng every girls like me. So, and para ma-maintain yung ganitong ka-brighten na kulay ng ating face. Ayan, so pagpasensyahan nyo na ang aking eye bags guys. Ayan, so ganyan na talaga siya. Meron akong dark circle dyan sa under eyes. Nga pala guys, marami na rin naglalabas ang mga products na made of tomatoes. Iba pa rin yung natural and organic like this na ilalagay talaga natin sa ating skin. Kuha lang ako ng isang peraso guys. Ayan, diba? Nakakaingit yung tomatoes kasi sobrang ang kintab niya guys, ang kinis and yung kulay niya ang ganda-ganda. Diba? How I wish yan yung kulay ng aking pisngi. O diba? Ayan, syempre para hindi or walang istorbo sa ating face guys, kailangan talaga is ilayo natin yung buhok natin sa ating face. So, ang ginawa ko guys is yung buong tomatoes guys is kinat ko lang siya into two. Ayan, dalawang pisngi. Make sure guys na malinis yung ating skin before natin gawin itong procedure na ito. And irarab lang natin siya in circular motion dito sa ating skin. Nang dahan-dahan lang guys. Huwag masyadong harsh. Kasi alam nyo naman na sensitive ang ating skin dito sa ating face. Make sure guys habang pinapahid natin siya sa ating skin is pisil-pisilin o pigain natin ng bahagya para talagang lumabas yung extracts niya or yung katas niya. More benefits that we could get on applying tomatoes on our skin. Moisturized skin. Tomatoes contains potassium, helps heal dry skin. Have anti-aging properties. Tomatoes has B vitamins that may help reduce the age spots, fine lines and wrinkles, reduce hyperpigmentation and sun damage. Tomatoes may help remove dead skin cells. Enzymes in tomatoes helps to exfoliate, removes dead skin cells. May also stimulate collagen production because it has rich with vitamin C which repair or improves skin elasticity. May soothe skin inflammation. Tomatoes have an anti-inflammatory effect like lycopene, beta-carotene, vitamins E and C which can help ease skin irritation and sunburns. So, ayun guys, ililive lang natin siya for about 5 to 10 minutes na talagang nakababad sa ating face before natin siyang i-rinse or banlawan. And sa ngayon guys, kung tatanungin ninyo ang pakiramdam ko habang yung tomato extracts is nasa aking mukha, okay naman siya dahil parang sanay na yung aking skin. Dahil dati ko pa siya talagang ginagawa. So, wala naman akong stingy feeling na nararamdaman. Or mahapde, wala naman. Pero siguro kung meron kayong kaunting cut or parang
na scratch sa inyong face, baka siguro magiging ma-update siya talaga. Kasi alam naman natin na may vitamin C siya. So, maasim yung ating tomatoes. Kaya naman, kapag meron tayong may scratch din sa ating face, tapos in-apply natin yung extract, siguro yun magiging ma-update siya. Pero kung okay naman yung ating skin, sa palagay ko, same nang nararamdaman ko, mararamdaman din ninyo na okay lang siya, wala namang ganong feeling. And ang pakiramdam ko nga, habang natutuyo siya, is talagang parang natatighten niya yung aking face and nababanat niya talaga yung face. Titingnan natin kung ano yung pakiramdam pagkatapos nating banlawan. So, guys, ayan, after how many minutes? 10 minutes ko siyang nileave sa aking skin. Ayan, binanlawan ko siya, guys. Yes, of course, guys, kailangan natin siyang banlawan bago tayo mag-proceed doon sa ating yellow or ice therapy naman para sa ating face. And ayan, guys, malinis na yung ating face. Natanggal ko na rin yung tomato extracts. And alam nyo ba na ang sarap sa pakiramdam pagkatapos nung ating ginawang mask na tomato extract. So, binabad ko siya sa aking face. And afterwards ko siyang binanlawan, talagang malambot yung face ko. And kita nyo naman yung aking landingan dyan, nagkikintab-kintab. Walang anything yan, guys, ha. Walang kahit ano yan. Talagang kumikintab siya dyan. So, final thoughts ko about this kamatis or tomato extracts is maganda siya talaga and nagwo-work sa aking skin. I hope na kung gusto niyong itry, why not itry niyo. Let's proceed naman, guys, sa ating yellow or ice therapy sa ating face. Magandang remedy na siya para sa ating skin. Alam mo yun, kapag medyo haggard na and then dull na yung ating skin, parang pampabuhay ng ating skin itong ice. And alam ko na kapag nirarub natin yung yellow sa ating face is nagkakaroon ng magandang circulation ng blood o para magkaroon tayo ng, alam mo yun, makinang talagang nagsha-shine yung ating face and malilesen niya yung mga eye bags, a dark under eye circle. So, favorite ko siyang ilagay every night, lalong-lalo na tuwing summer, guys, dahil sa tindi ng init. At the end of the day, sobrang tindi ng init, gusto mo talagang ma-refreshen o ma-freshen up yung iyong skin. Isa kasi ako sa mga, alam mo yun, talagang hangang-hanga sa kutis ng mga Koreans, so, lalong-lalo na yung mga Korean stars natin, yung K-pop idols, Korean drama stars. Alam mo yun, talagang ang ganda-ganda ng face nila, guys. Ang ganda-ganda ng kutis nila, poreless talaga, glass skin kung glass skin sila na talaga. O bakit nga ba ganun yung kanilang skin? Ay dahil nga siguro sa kanilang klima, dahil malamig sa kanila, so parang napapanatiling bata yung kanilang skin and fresh yung kanilang skin dahil sa uri ng climate na meron sila, which is malamig. Kung nakakatulong yung climate or yung lamig ng panahon para ma-maintain ang freshness and batang effect ng kanilang skin, why not add natin sa ating mga skincare routine yung ganitong ice therapy para sa ating skin. So, ang ginagawa ko, guys, itong ice is binabalutan ko lang siya ng cloth or anything, kahit yung facial tissue is pwede na rin siya. So, wag nating directly na ilagay yung ice sa ating face kasi pwede ring magkaroon ng burn naman or talagang masunog din yung inyong skin dahil sa ice. So, pwede natin siyang lagyan ng malinis na cloth or facial tissue bago natin siyang i-rub sa ating face. Kagaya rin kanina ng tomato extract natin is, ganun din yung ating gagawin sa ice. Irarub lang din natin siya dahan-dahan sa ating face ng ganyan. And ang ginagawa ko, guys, is dito sa magkabilang ito, minamassage ko siya upward. Ganyan. Rubbing ice on your face after a hectic day is exceptionally refreshing. If everyday stress is taking a toll on your face and skin, ice can help. It boosts blood circulation to your face and makes it radiant. And here are some benefits of rubbing ice on our face.
dedicate to a glowing skin, eliminates dark under eye circles, calms and soothes acne on the face, reduces the appearance of wrinkles, relieves sunburns, constricts the skin pores, eyes reduces large pores, and minimizes the production of excess. Na rin ang ating eyes therapy, and kung tatanungin ninyo ang aking pakiramdam afterwards nating gawin itong ating beauty hacks na ito, is ang aking pakiramdam, guys, is talagang na-refreshen up niya, or na-freshen up niya talaga yung aking face. And kung mapapansin ninyo, guys, ayan, medyo mamumula talaga yung inyong face afterwards. So, the best itong gawin, guys, sa gabi bago kayo matulog, para makatulong din siyang ma-close yung inyong pores, and talagang ma-tighten niya. Malaki yung naitulong niya para talagang mapalesen niya yung aking mga pores dito banda. Ayan, kita nyo na yung aking mga acne scars. So, lalong-lalo na dito rin banda. At dito banda, dyan talaga yung aking mga pores na naglalakihan. So, isa siya sa mga nakakapag-add ng glow sa aking face, and napapanatili niya talagang younger looking ang aking skin. So, ayun lang, guys. Isa ito sa mga the best na skincare na maisishare ko para sa inyo. That is it for this video, guys. I hope na enjoy ninyo ang ating video, ang aking sharing for this video. And kung gusto ninyong matry, itry ninyo, guys. And comment lang kayo sa comment section kung natry na ninyo. And ano ang pakiramdam ninyo afterwards ninyong gamitin itong tomato extract face mask and yung ating eyes therapy para sa ating face. So, that's it for this video, guys. And maraming salamat po sa panunood. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please be part of the family. Subscribe to my channel and tap the notification bell para lagi kayong ma-update kapag meron ako mga bagong videos like this. And thank you so much, guys, for watching, and I love you all so much, and see you on my next one. Bye.